Hi guys, good evening, gabi na. Lalasan ko yung boses ko kasi parang hindi nyo ata naririnig yung boses ko at yung nagsasalita ako. So bago yan, magpo-ponytail muna ako kasi maglalagay tayo ng toner. Ayan. Gabi na guys, ano na, alas 9:18 na. So bukas is linggo. Bukas domingo. Bukas linggo. Ayun. So, bago ang lahat. Ay, may kukwento pala ako sa inyo. Nanaginip pala ako ng 3 beses ng sanggol. Una, buntis ako. Tapos yung pangalawa naman na napanaginipan ko is nakita ko na yung baby. Ang pogi-pogi nung baby. And then, after that, yung kagabi, marami namang laruan. Tapos, ang dami-daming tao. Ewan ko ba, parang, siguro talagang matanda na ako. Siguro sabi niya, hindi na, siguro sa panaginip ko, yung parang feeling ko, hindi na ako magkaka-baby. Kasi, ito 38 na ako eh. So, anyway, magka-baby. Hindi naman talaga ako magkaka-baby kung wala akong jowa. Paano ako magkaka-anak kung wala nga akong jowa? Diba? So, yun, napanaginipan ko yun kagabi. 3 beses, tuloy-tuloy, sabi ko, hindi naman ako nag-iisip ng sanggol. Hindi naman ako nag-iisip ng ano. Maybe because malapit na yung birthday ko, kaya ganun. Kasi magta-38 na ako. Parang pinapaalala sa akin na matanda ka na, hindi ka na pwedeng magka-baby. Siguro ganun yung ano, kabaliktaran nung panaginip ko sanggol. Pero alam niyo yun, parang feel na feel ko yung ano, yung, alam niyo din ba? Ayoko sana kukwento, baka mamaya ano. Wag na lang. Basta yun na yun. Parang ano, yung na-excite tuloy ako. Parang kabaliktaran ata yung panaginip na yun. Parang hindi na ako magkakaanak. Diba? Pero ang ganda ng panaginip ko kasi pangarap ko magkaroon ng anak na lalaki. Pangarap ko yun. Magkaanak ng lalaki. Pero malabo na kasi 38 na ako. Tapos wala pa akong jowa. So paano ako magkakaanak? Diba? Maraming yung may mga nag-comment tsaka nag-message sa akin. Sinabi nila sa akin, ate, pwedeng ano, kung gusto, usama ka sa dating set, ganun-ganun, isali ka namin, ganun-ganun. Yung ko nga, makapasaway kayo, sabi ko. Yung mga, ano, mga iba kong followers. Single ka pala, te. Sabi nila, isama ka namin, gawin ka namin host, tapos hanapan ka namin ng jowa. Yung ko nga. Tapos sabi niya, Pilipino, doy, wag na lang, uy. Yung ko. Sabi ko, busy ako. Marami akong ginag. Libangan ko lang ang mag-upload ka ako. Mapasaway. Gusto pa akong hanapan ng jowa eh. Tahimik ng buhay ko. Pero alam niyo talaga, pangarap ko magka-baby. Gusto ko magka-baby. Ang tagal ko nang gustong pangarap magka-anak ng lalaki. Aso siguro hindi na siguro ano, kasi 38 na ako eh, 28 na ako. Siguro kabaliktaran yun, hindi na ako magkahanak or hindi na rin ako makakapag-asawa. Yan. Siguro, sabi ni God, forever ka ng single, charot. Hindi na siguro talaga ako magkahanak. Pangarap ko magka-baby, pero yun nga, 38 na ako, so malabo na siya. Malabo na ako magkaanak. So, tanggapin na lang natin ang totoo. Hindi na ako magkaka-baby. Tanggapin na natin yung totoo na wala talaga akong ano. Pinatay ko yung ano, electric fan. Sana marinig nyo pa din ako, ano, kasi ito yung problema ko. Pag nagsasalita ako, maraming nakakapansin na masyado akong mahinahon kapag nagsalita. Alam mo ba, kapag nakipag-away din ako, masyado akong mahinahon. Kaya yung amo ko noon, pag nagagalit siya sa akin, hindi ako sumasagot. Or kung sasagot man ako mahinahon, kaya naiirita sila. Maraming taong naiirita sa akin sa attitude ko. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pag nagsalita ako, masyadong mahinahon. So, hinihintay nila akong ano, yung mainis. Pero kasi mahinahon ako. So, ang hirap sa akin magsalita. Marunong din akong sumigaw. Pero
madali naman ako mag-guilty kasi may takot ako sa Diyos. So yun, takot ako sa Diyos. Pag nakikipag-away ako, sisigaw ako pero hindi yung hindi yung feel na ano, galit. Alam niyo yung mabait pa din ako, malambing pa din. Tapos ano, hindi ako yung tipong tao na ang tawag dito. Talagang mahinahon pag nakipag-away ako. Kaya siguro nagustuhan din ako ng mga yung nanay nung ex ko, yung lola ng ex ko. Kasi hindi talaga ako ani, hindi ako nakipag-away. Mabait ako. Masyado akong mabait. Mahinahon na akong makipag-usap yung pag nakikipag-away ako. Kaya ano, kaya hindi, kaya ayokong makipagkaibigan, ayokong makipag-ano. Kasi alam ko, maraming sasamantalain lang nila ako kasi masyado akong ano, maunawain at saka lakasan ko. Maunawain at mahinahon. Mahinahon akong tao. Yung iniisip nila, maldita ako, pero mahinahon akong tao. Lagi kong ano, lagi akong, ako yung tipong tao na, lagi kong nilalagyan ng, ano yung dahilan ng bawat nangyayari. Yun. Kaya kapag merong nakikipag-away sa akin, maraming naiirita kasi hindi ako yung nakikipagsabunutan or nakikipagsuntukan. Siguro sa mga kapatid ko, pero ako never, hindi ako nakikipag-away. Kasi, alam niyo yun, mahinahon ako magsalita kapag nakikipag, ano kasi madadaan lahat sa mahinahon na salita eh, kapag nakikipag-away ka, diba? Kaya yun, yung amo ko irita na irita yun. Kasi kahit nagagalit na siya, ano, hindi ako sumasagot. Tahimik lang ako, hindi ako nakikipag ano. Kaya yun, nakailang years ako sa kanila. Kasi hindi ako sumasagot, hindi ako, tahimik lang ako. Kasi iniisip ko, papatulan ko, lalaki lang, di ba? Kaya isang words lang ang sinasabi ko. Yun. Sorry, ganun lang. Tahimik lang ako. Kaya maraming naiinis sa akin. Kahit dun sa amin sa Pilipinas, hindi, wala akong nagiging kaaway na ano. At ayoko rin makipagkaibigan. Alam niyo, kaya maraming nagsasabing mataray ako kasi hindi ako umiimik, hindi ako nakikipagkwentuhan, alam niyo, madaldal lang ako, pero nagdadaldal lang ako kapag very excited ako magkwento, ganun, tapos feel ko yung tao, yung ganun. But mostly, lagi ako mag-isa. Kahit sa Pilipinas. Maglagay tayo ng ano mo sa mukha, cream, bago matulog. Paganda tayo. Malay mo, sa panaginip, dalawin tayo ng ating crush. Charot. Comment nyo nga dyan kung ano ibig sabihin ng sanggol. Tatlong beses. Pero yun mo, tatlong beses. Sabi siguro ni Lord, yung parang kabaliktaran, hindi ka na magkaka-baby. Baka ganun yun. O kaya, ibig sabihin niya matanda na ako. Ganun, sanggol. Sa, siguro hindi na talaga ako magkaka-baby. 38 na ako eh. Tatanda na ako pagiging katulong. Alam niyo, minsan pinagdadasal ko, sana makahanap ko ng kaibigan. Yung
kakwentuhan, gano'n.